Magandang hapon po. Umabot sa Antipolo ang pambibiktima ng lalaking suspect na naunang nanghalay at nanggapos ng masahista sa Maynila na ibinalita natin dito sa 24 Horas Weekend noong nakaraang Linggo. Ang parehong suspect na huli ulit para sa parehong modus. Aminado siya sa pambibiktima at pagnanakaw sa mga babaeng masahista na kanyang binubok. Nakatutok si Nico Wahe. Iginapos ang mga paa at mga kamay. Ganyan ang sinapit ng massage therapist na ito sa isang motel sa Antipolo City. Ayon sa kanya, may isang client na nagbook sa kanya hapon noong May 9 para magpamasahe. Pero pinapasok niya ako, nakahawak po siya sa pintuan. Tapos pinapasok niya po ako, tapos sinunggamban niya po ako, tapos nakatutok yung patalin niya sa akin. Lakas na po ng sigaw ko. Wala po nakarinig kasi nakabulyan po yung TV. Tapos nagmamakaawa po ako sa kanya. Sabi ko, huwag niyo po akong papatay. Kasi sa akin lang umaaksa yung pamilya ko. Tapos sabi niya sa akin, makasisigaw kasi pag sumigaw ka pa sa akin, gigilitan niya daw po ako sa leeg. Dito na raw siya ginapos, binusalan at piniringan ng sospek. Sa takot, napilitan daw siyang sumunod sa mga kagustuhan nito. Matapos ang pangahalay, kinuha pa raw ng sospek ang pera ng biktima. Ginawan ko na lang po ng paraan yung paa ko para maipantay. Kahit sobrang sakit ng higpit ng tali niya sa paa ko. Tumalon-talon po ako hanggang sa makababa ako. Hanggang sa umaano ako, tumatalon-talon ako para mapansin ako ng boy. Sa isinagawang follow-up operation ng Antipolo Police, nahuli ang sospek sa Baras Rizal. Ang suspect ay ang binalita rin ng 24 Horas Weekend noong nakaraang Linggo sa kaparehong krimen na ginawa naman sa Maynila. Itong suspect natin na ito ay nahuli natin dito sa lungsod ng Maynila dahil siya ay sa hindi pagsusuot ng helmet at eventually nasita nga ito ng mga tropa natin dito. At wala din siya may pakitang lisensya at nakitaan din siya ng illegal drugs. Kaya doon natin siya sinampa ng kaso. Kung bakit siya nakalaya sa kasong illegal possession of drugs? Na-inquest natin siya doon at yun nga, after ilang day, naka-receive tayo ng release order from the prosecutor. May kakulangan lang tayo ng maaari ng ebidensya. Umamin ng suspect na marami na itong nabiktima. Kasi po na-scam na rin po ako dati. Yung mga extra service. Tinatali ko po sila, sir, pagka sakaling tapos na po kasi na ano po akong mag-hysterical sila eh. Bakit mo kinukuha yung mga pera nila? Kasi nga po yung nangyari po sa akin po, yung parang maabawi po ba sa nangyari sa akin sa pang-scam po. Para mapacify yung victim na hindi na pumalag, pinakita niya mga previous rape victims niya together with the video na sinabi niya, hindi ikaw ang una. Sa gitna ng aming panayam sa suspect, hindi na nakapagtigil ang biktima at sinugod ang suspect. Maging kaibigan ng biktima ay nagngingit-ngit sa galit. Isa pang biktimang massage therapist ang lumutang sa Antipolo Police. At ayon sa kanya, ganito rin ang ginawa sa kanya ng suspect noon namang Marso. Tututukan ka niya, bibidyohan ka niya. Iiwan ka niyang hubot-tubad, nakagapos ka. Walang ibang makakaano sa'yo. Rape with robbery ang isa sa pangkaso sa suspect. Tinitingnan na rin ng Antipolo Police ang posibleng violation ng mga motel na pinangyarihan ng krimen. Irerekomenda rin daw nilang ipasara ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 Horas. May bagong katuwang ang mga barko ng Pilipinas sa pagbabantay sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ocean tugboat ito na may water cannon, oil spill prevention at pwedeng maglagay ng buya para markahan ang ating mga teritoryo. Nakatutok si Ian Cruz, exclusive. Hindi biro ang nararanasang harassment ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nariyang harangin, mabangga o birahin ang water cannon ng China Coast Guard. Dito papasok ang bagong floating asset, ang bagong ocean tugboat na pwedeng sumaklolo sa ating mga barko. This can perform immediate response in case of a maritime accident or disaster. By towing the ships going into safety port. Kaya niyang hilahin. Even the biggest vessel of the
Philippine government. Ang barko, in-order ng isang ahensya ng gobyerno pero hindi pa muna kinilala ng Josefa Slipways. May water cannon ito na angkop gamitin sa paglaban sa apoy. All these vessels are compliant with the international standards. Ito naman ang larawan ng isang multi-mission patrol vessel ng partner ng Josefa Slipways sa ibang bansa. May kakayanan ito sa firefighting kaya malakas ang water cannon, oil spill prevention, pati na sa paglalagay ng buya para markahan ang ating mga teritoryo. Kasama ito sa proposal nila sa isa pang ahensya ng gobyerno para bigyan ng higit na kakayanan ang mga nagpapatrolya nating mga barko sa West Philippine Sea at iba pang teritoryo. Pinag-uusapan pa raw ang detalye nito. Bukod sa patrol vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pati na ang steel hull na fishing vessel, ginagawa na rin para may maasahan ang mga mangingisdang Pilipino. There was a drive by the government na from wooden hull, we modernized. So, gawin nating bakal yung mga hull, yung construction ng mga fishing boats. Para even during the weather, bad weather conditions, so matibay yung mga fishing boats natin. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. May pangamba ang grupo ng mga travel agency sa bansa na posibleng makaapekto sa ekonomiya at turismo ang dagdag na requirement sa mga Chinese para makakuha ng visa bago patuloyin sa bansa. Yan ang tinutukan ni EJ Gomez. Sa unang apat na buwan ng 2024, mahigit 140,000 ang mga dumating na Chinese nationals sa Pilipinas batay sa datos ng Department of Tourism. Doble ito sa bilang sa parehong panahon noong 2023. Noong isang taon, mga Chino ang ikalimang pinakamaraming banyagang nagpunta sa bansa. Pero naghihigpit na sa mga Chinese national ang Department of Foreign Affairs. Bunsod ng dumaraming mga Chinong nagpapasa ng mga peking dokumento gaya ng bank statements at employer's certificate. Kaya ayon sa DFA, bilang patunay ng pagkakakilanlan ng mga Chinong nais magtungo sa Pilipinas, hihingan na rin sila ng tinatawag na Social Insurance Certification bago maisuhan ng visa. Mababawasan daw nito ang mga Chinong pumapasok bilang turista pero illegal palang nagtatrabaho rito, gaya sa mga illegal na POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Pero ayon sa Philippine Travel Agencies Association o PTAA, baka raw imbes na mahikayat, umiwas pa ang mga lehitimong turista at negosyante galing China na pumasok sa Pilipinas dahil sa paghihigpit nito. Chinese tourists are our major source of income for the Philippines. So making it harder to visit could discourage tourism and hurt businesses. They might even be the ones to give travel advisories not to go to the Philippines, di ba? Pangamba ng PTAA, lubhang tatamaan ang hotel and accommodation sector. They also spent room nights, accommodations, shopping, food. So that has also increased in our economy. Ayon sa PTAA, dapat maging balanse at malinaw ang bagong polisiya para hindi maging issue ng diskriminasyon. Ang Department of Tourism, inaayos pa raw ang kanilang mga datos bago magbigay ng pahayag kaugnay ng pahayag ng PTAA. Nauna nang nilinaw ng DFA, walang kaugnayan sa polisiya ang issue ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Story of two celebrity moms tayo this Mother's Day Eve. Si Aubrey Miles, meron ng anak na tapos na ng kolehiyo. Habang si Charisse Solomon naman, meron ng bagong tirahan. May chika si Lars Santiago. Akala mo, di ba ang waiter? Kapag nagtitig may ng bagong balita mula kay Kapuso comedian Charisse Solomon. Yan ang new home for Mother's Day. Bumili silang mag-asawa ng bagong bahay at nagsimula na sila ng mister at tatlong anak na lumipat doon. Yung special wish ko lang talaga for Mother's Day is yung mapabilis yung paglipat namin. Nilagari naman ni Charisse ang taping ng summer specials ng Bubble Gang at Pepito Manaloto kasama si Michael V sa magkaibang resort sa Nueva Ecija. Proud at excited din si Charisse na mapasama sa bagong parody na ginawa ni Bitoy para sa Bubble Gang. Sobrang ganda ng kanta. Minsan nga nakakalimutan mo na yung original song pag ginagawa yun ng parody.
Si Aubrey Miles naman, busy sa pagganap sa Shining Inheritance bilang ina ng karakter ni Kaylene Alcantara. Her acting, you really gonna feel na nanay na ako. Ganun kami ka-connected. And si Kaylene is a very good, ano, parang young star na actress. As in, aakalain mo bang sa kanyang youthful glow, may anak na siyang college graduate? I just graduated from LaSalle, entrepreneurship. Tapos yung isa ko, high school naman. Ganun pala yung feeling nun. Totoo pala yun. Ngayong Mother's Day, ano kaya ang plano ni Aubrey at Mr. na si Troy na kasama naman sa afternoon prime series na Lilette Matias, attorney at law? Lagi naman kami nagse-celebrate. We always have weekends dinner. Si Charisse, wala raw ibang plano para sa Mother's Day. Importante sa akin yung may time kami together at masulit ko yung time namin na isa't isa. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, maging updated sa Showbiz Happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.